Magandang umaga po sa inyong lahat. Kauwi lang pala natin. At tingnan po ninyo, ang ganda po ng panahon dito, no? Umuulan na naman siya. Yan talaga yung problema ngayon. Palagi umuulan. Kahapon din nung punta kami kanila, Chin. At pupunta po tayo kay Uma. Bibisitahin natin siya. Dinalan ko na siya ng jacket. Ito para baka uuwi na siya bukas. At bagong pantalon, bagong pullover. At saka yung pantulog niya na damit. Dadalhin na namin to sa kanya. Kita-kits tayo mamaya. Dito na naman tayo. Bisitahin na natin ang aming palangga na Uma. Umuulan. Ang lakas pa ng hangin. Nakala ko kahapon masira na itong payong ko. Muntik na itong lipa rin doon sa akin. Suot natin ngayong sapatos natin na napakadumi na. Yan yung hospital dito sa Plettenberg. Pasok tayo sa loob. Musta na kasi? Pero kahapon okay na daw si Uma. Ngayon, titingnan natin. Naghiwa kami ngayon ng mga gulay dahil magluluto kami ng pagkain para sa mga anak. May mga sakit yung anak namin. Si Philip na din ngayon ang nilagnat. Kahapon si Fiona. Si Fiona nag-start sa kanya nung Biyernes. Ayan si Fiona. Si Philip naman kahapon. Nung pag-uwi namin. Nako. May lagnat. Buti na lang ginising ko. Yan po ang niloto ni Martin. Nabili ko yan siya nung Bam, kami may last week of Friday. Nung Biyernes yung karne. Buti na diba na sila. At manipis siya pagkahiwa. Ano po? Partner na namin ng noodles. Partner na namin ng pansit. Ayan siya. Ayan yung luto ni Martin. Yik, titilin. Yan, ito na very hoy windows. Nag-corona test po ako ngayon kay Fiona dahil dadalhin ko siya sa doktor nila dito sa amin. Yan po yung sabi ko kahapon sa inyo. Hindi po niya inuubo. Tapos meron pang, si Fiona, hindi na masyado mataas yung lagnat niya. Ano na lang ba? 36. Pipilis tas yun, 36? Asun, hindi na siya, hindi na umabot ng 38 yung ano niya. Bumaba na. Pero dadalhin ko pa rin siya sa doktor dahil nga, ang tawag niya, inuubo pa siya. Buti nang ma-check ng doktor yung ano. Mas mabuti nang matingnan siya ng doktor kung okay lang yung baga, yung lungs niya. Pati din si Philip, dadalhin ko din dahil nga, sabi ko sa inyo na nilagnat din siya, no? Ito na yung result ng corona test ni Philip at ni Fiona. Ito kay Fiona, ito naman kay Philip. Kasi bago sila dadalhin sa doktor, kailangan muna silang i-corona test dito sa bahay. Kasi nilagnat sila tas may ubo, dadalhin ko sila ngayon sa doktor. Dito sa amin lang, sa Kinda Clinic dito sa amin. Kaya mag-ayos muna ako para makalabas na kami. Tapos na kami sa doktor nila. Ito yung mga itsura ng mga anak ko. Hoy! Slows! Si Fiona. Katatapos lang namin doon. Natagal namin natapos. Uy, ang tagal namin naghintay dahil ang daming ang pasyente ngayon. Pero sinabi naman na matagal mag-ano daw. Matagal maghintay dahil sa dami ng pasyente. Isang doktor lang biyayan dito sa amin yung ano ba, yung pangbata na doktor ba. Yan, mga may sakit, may mga may ubo. Pag yung mga lagnat nila, hindi na masyadong mataas, ano na, baba na, mababa na. Pero may konti pa rin lagnat, pero painumin ko lang sila ng gamot pag abot ng 38. Pag 37.6, hindi ko sila papainumin. Ngayon lang yan sila nagkasakit ng ulit na may lagnat. Tagal-tagal na yan silang
pag sinisipon, ubo, wala naman mga lagnat. Ngayon lang sila nagkalagnat ulit sa tagal ng panahon. Last na kalagnat yan sila. Eh, grabe yung virus na tumama sa kanila ngayon. Ang daming nagkakasakit. Pauwi na kami. Magluto pa ako ng pagkain ni Martin. Ang ganda ng panahon ngayon, oh, maaraw. At hindi masyadong malamig. Ngayon, nishyets SMBte. Yan, nasa bus na kami. Hintay na lang, magbiyahe pa uwi. Ang ganda ng panahon ngayon, eh. Yan si Philip, oh. Nasa likod kong isa. Nasa bahay na tayo ngayon, makakain na talaga ako. Gutom na, sakit na yung tiyan ko. Hindi ako kumain, mag-alas dos na dito sa amin. At magluluto pa ako ng pagkain ni Martin. Sino ko? Dami talaga pasyente ngayon doon. Daming bata nagkakasakit. Ay, Jesus ko Lord. Pero at least no, na ano, sila, wala silang infection sa bahaga nila. Yan talaga yung pinaka-importante. Para sa mga batang may sakit, pakainin natin ng prutas para, ano ba, maraming vitamins. Ayun po, tapos na kami ano, sa doktor kanina. Hindi naman sila binigyan ng antibiotic para sa ubo nila. Basta inom lang daw ng maraming tubig at matulog daw ng marami. Mag-relax daw, magpa-stress. Fiona, come! Ipakita ko po sa inyo ha, pag si Fiona, ginagawan ko siya ng ganito. Matutuwa yan siya. Tingnan natin yung itsura niya at reaction niya. Fiona, come! Taso siya na antigibasyon? Come here. Wow. Hello po sa inyong lahat. Nasa bahay na po ako. Kanina pa lang ako dumating. Ngayon, maglilinis muna ako saglit sa bintana bago kami pupunta kay Oma. Magbisita kami kay Oma. At salamat po pala sa lahat na nagdasal kay Oma. Okay-okay na po si Oma. Tumatawa na. Inhanap na naman yung mga gamit niya. Yung pantalon, yung sapatos, yung pullover niya. Sabi niya, dalhin niyo na ako pa. Oh, hey, ayoko na dito. Pero yung dito niya, sa dibdib niya, may plima pa. As in talaga may plima pa, maano pa. Pero hindi na siya katulad nung nakaraang araw na sobrang tamlay niya. As in walang lakas, tas hindi mo masyadong makakausap. Pero kahapon, ang dami niyang kwento sa amin. Gusto niyang umuwi. Sabi ni Martin na, magpagaling ka pa dito. Tas ilang araw na lang, nasa bahay ka na. Hindi namin alam kung uuwi siya bukas or sa next day. Punta kami ngayon doon. Kasi si Martin na to, nasa toilet pa. Sabi ko, maglinis muna ako sa bintana at nagpalit din ako sa aming ano ba. Naglinis din ako sa kwarto namin. Yung mga anak ko ay inuubo. Hindi naman sila binigyan ng antibiotic ng doktor. Kasi dito, hindi talaga sa basta-basta nagbibigay sa mga bata ng mga antibiotic. Saka lang talaga pag kailangan na talaga ng bata. Yung may ano na talaga ba, may infection na talaga sa lungs nila. At meron lang silang influenza, yun ang sabi ng doktor sa akin kanina. Denesil, alam po ba ninyo si Philip na bigla sa ginawa ng doktor sa kanina. Si Fiona, madali natapos kasi hindi niya alam ang gawin ng doktor eh. Para siyang corona test, pero ano daw siya? Ano daw yun? Flu test daw yun. Ano daw yun? Hindi yun sa corona. Iba din yung corona. Pero magkapares na sila. Ang haba po ng ano, tinusok po sa ilo. As in, pasok po talaga lahat. Tapos, ginanyan agad din ang doktor. Ang doktor kasi namin, ng mga anak namin, ang galing po niya. Kasi magaling po talaga siya mag-ano sa mga... Yung doktor namin, napakagaling yan. Matagal na yan. Matagal na naming doktor yan ng mga anak ko. Simula pa kay Michelle hanggang kay Fiona. At nung kay Philip na, sabi ng doktor, saan banda sa ilong mo ang barado? Sabi naman na Philip dito na side. So dito tinusok. Tapos nakita ni Philip kung anong ginawa kay Fiona. Siyempre na kinabahan siya. Ikaw ba naman ang haba, no? Tapos napasok agad sa lahat. Napasok lahat sa ilong. Tapos kay Philip, ang tagal napasok. Kasi nakauyo ko. Takot nga si Philip. So, alam po lang po ninyo si Philip, matakot din yan sa mga check-up sa gamot. Ayaw din yan uminom ng gamot. Nung kay Philip, dalawang beses inulit, hanggang mapasok talaga sa... Ginoko. Ako nagtingin ba para ako tuloy ang kinabahan kasi na-try ko na din po yan sa hospital nung naraspa ako. As in, ang haba din noon. Pasok talaga lahat sa ilong. Kailangan kasi, di ba? Kailangan talaga dito sa pinaka, ano ba, test na. At yun po, may influenza sila. Sabi ng doktor, matulog, mag-relax, mag, di ba, pa-stress, inom ng maraming tubig. Pinaka-importante, inom ng maraming tubig.
At huwag muna daw silang papasokin. Saka na daw pag medyo okay na yung ubo nila. Kasi malamig sila labas din ngayon eh. Kaya yun po yung sabi ng doktor. Kanina buti na lang nakakuha kami ng appointment. Daming may sakit, daming may bata. Ang daming doon. Puno. Naawa po ako sa doktor namin dito dahil mag-isa lang abiyan siya no, sa city namin. Tapos, paano na lang magsabay-sabay? Halos daming bata, magsabay-sabay lahat. Diba? Paano lang kung ang doktor din mahawa? Sino na lang yung doktor? Kaya dito doon naman nila pinapadala sa ano, sa clinic, sa hospital. Meron din naman doong doktor sa pangbata. Lalo na kung may emergency na or hindi ka na makakuha ng appointment dito, doon ka nila. Ano, lalo na paggabi na nangyari kasi hanggang hapon lang naman sila magbukas. Yung ganyan din ginagawa namin sa mga anak namin, lalo na pag weekend, nagsama yung pakaramdam nila. Doon namin sila dinadala sa hospital, sa clinic ng pangbata doon. Kaya gusto ko lang talaga malaman kung okay yung lungs nila kasi nakakatakot baka magka-infection ba. Yan talaga yung kinatatakutan ko sa mga pag may ubo, lalo na pag nilagnat na. Yan po yung kinatatakutan. Kaya hindi kami pumunta doon kahapon sa hospital. Baka kasi mahawa na naman ng bagong mga virus. Kaya sabi ko, hintayin ko na lang to dito matapos. Kasi dito, doon, timing din sa amin, puno na yung sa isang kwarto kung saan naghahintay yung mga pasyente. Doon kami pinaupo sa kabilang side, tas kami lang doon. Hindi kami nakatabi ng maraming bata na inuubo or may sakit kasi doon kami sa kabilang side. Kanina kami lang nakaupo doon. Yeah. Nakamaske naman yung mga anak ko. Yeah, so den Zahlen hier unten guck mal, da sind noch 22, 23, 24, 27, 35, 41 und sowas an. 30. Wo ist die? Oh, da. Was ist das denn? Keine Ahnung, zwei, drei, vier. Eine noch. Eine noch? Eine noch hier in dem Feld. In welcher Reihe? Egal, hier, in dem ganzen Kästchen kannst du noch eine machen jetzt. Yan ang aking pinakagwapong asawa, walang iba kundi si Martin Schulte. Sana ako. Eh, ikaw na kong tingog. Come on. Gwapo man si Martin, no? Nung una kong makita si Martin, ang gwapo. Payat pa si Martin noon. Masa hoy to do siya nan? Siya maliga. Hoy, siya vlog, ma. Martin, anong tingin mo dyan, Martin? Dito kami sa labas dahil may hinihintay kaming tawag. May kukunin kami. Pero hindi kami maghihintay ng matagal. Eh. Mga anak namin matulog pa yan. May klase, may pasok pa sa Michelle bukas. Si Fiona at si Philip yan ang papasokin. Si Martin may pasok yun bukas. Ah, ba't ito sa Amstag? Sato binuman ako miss na house eh? Aba binuman sa house yan ang blab sa house eh? Pwede noon eh. Mas kukong yun ako yung oma na ako gaya doon alas. Tanong ko siya kung fit is einigermaßen, dass ein bisschen aufstehen kann, ein bisschen was selber machen kann, dann ich auch ja rein gehen. Tinanong ko siya kung kauwi ni Oma dito dyan siya sa bahay. Lagi Michelle sa toilet eh. Pero feel ko pag uwi ni Oma, kaya na niyan ano, tayo. Ne, habi siya auskin mako rin. Siya habi auskin mako bahal di Philip hat, ba in toilet on di heizung ni siya aus. On hat di fenster open ni Mak. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Uuwi na pala si Oma ngayon. Ano siya, mag one week. Sakto, one week siya ngayon sa hospital nung dinala siya. Hindi ko pinalitan yung bed niya ng cover dahil nung dumating siya sa bahay, isang araw lang naman siya dito at hindi naman siya nadumihan o hindi naman siya umihi nung time nun sa bed. Kaya hindi ko na siya pinalitan. Nilagyan ko lang ng bagong ganito. Ito yung pang ano sa, kung iihi siya, pwede ito itapon na agad. Ngayon, ang panahon dito sa amin ay maulan. Kanina may snow doon sa bundok. O, sa bundok lang. At lamig. Biglang lumamig ngayon. Katulad nung kahapon. Kahapon hindi masyadong malamig. Ngayon ang lamig. At ang mga anak ko, walang pasok dahil may mga ubos. Ginoo ko si Fiona. Hindi parang nawala yung lagnat niya. Pero hindi naman siya masyadong mataas na. Pero gusto ko nga sana siyang dalhin sa doktor. Nakatulog kasi ako ulit. Pero hindi naman siya nilagnat na daw kanina umaga. At kung lalagnatin pa siya bukas, dadalhin ko siya bukas sa doktor. Kasi ngayon, hanggang alas 12 lang magbukas yung clinic dito. Dito kasi sa Germany, yung mga
clinic dito hanggang tuwing Miyerkules, hanggang ano lang, hanggang alauna lang pala, hanggang alauna lang sila. Wala na silang bukas ng hapon. Pati yung ano, pati yung pharmacy, ganun din. Kaya bukas ko na siya madala sa doktor. Bukas na lang. Hindi naman emergency. Dinala ko naman siya sa doktor nung isang araw. Anong kahapon ba yun? Yan, uuwi na si Uma, guys. Yan yung pinanap niya na bakso. Diyan nakalagay yung mga lumang mga picture nila noon.